Ang tanong po ng iba, sa ko'y mag-water therapy lang, inom lang ako ng maraming tubig, aba ingat po tayo. Effective po ba yung ganong fasting? Depende. Bakit depende? Tama ba ang ginagawa mo? Ano ba ang masamang ibubunga yung walong basong tubig na ko pinagsabay-sabay? Ang tubig po ay may hydrogen and oxygen lang po yan. Walang vitamins, walang minerals. Kaya kung yan lang ang iyong pangtighaw gutom, ay walang sustansya na makukuha ang iyong katawan. Kapag sobrang tubig na ininom mo, magiging malabnaw ang dugo. May nag-fasting na pumayat at namatay. Ito pa yung isang picture na nagpapayat. Hindi ko lang alam kung gusto nyo pong ganyan po itsura nyo pag kayo pumayat na. Kaya may sinasabi tayo, magpapayat ka pero hindi naman yung mukha kang may sakit. Hindi naman mukha kang nag-drugs. Magpapayat ka na maganda pa rin. Magpapayat ka ng normal pa din. Ito naman yung mga picture ng mga taong nagkaroon ng fasting. 20 days pa lamang po yung iba, patay na. Yung iba naman umabot ng 30 days pero ang tinding gamutan bumagsak sa hospital. While we do fasting or nag-exercise ka o nag-water therapy ka, lumalabas sa katawan natin ang vitamin C, potassium, calcium, iron, vitamin B complex. At masamang epekto sa katawan natin kapag nagkukulang tayo nito. Kapag nagkulang tayo ng vitamin C, anong mangyayari sa katawan natin? Sanhi ng cancer, sanhi ng heart problems, high blood, mahina resistensya, diabetes, katarata, scurvy, bleeding gums, masakit ang kasukasuhan, dry skin, bruising, fluid retention, minamanas. Kapag nagkulang ka ng potassium naman, ito yung mga pinupulikat, madalas, lumpo, at cardiac arrest, maaari ding ma-atake ka sa puso. At pag nagkulang ka sa calcium, madaling mabali, madurog ang mga buto dahil sa osteoporosis, lagi kang may muscle cramps at pulikat. Pag nagkulang ka naman sa iron, ano problema? Laging may sipon. Problema ka sa balat, ang ipin, ang gums mo nagdurugo, mahina ang immune system, lagi kang pagod, mahina memoria, enlargement of the thyroid gland, lumalaki ang leg o bosyo. Kulang ka sa vitamin B complex, napakahina ang mental performance, mahina ang panunang, napakadaling mapagod at laging nanghihina. Marami tayong mapagpipilian sa ating pong mga power pack. May limang gulay, sinamahan ng dalandan, na ang dalandan po ay excellent source ng vitamin A, C, and potassium, phosphorus, magnesium, iron, calcium, flavonoids, antioxidants, immunity-enhancing phytochemicals, protection po sa stress, maintenance, and wellness. Ito namang melon, mabuting source po ito ng vitamin A, vitamin C, minerals, phytochemicals, at magandang antioxidant. May help improve fertility. Ang power pack ng guyaban, ito po ay milagrosong bunga. 10,000 times more potent than strongest chemotherapeutic drug. Ang pineapple, ito ay mayaman sa vitamin C, antioxidant din po siya, at pampalakas ng resistensya. Aids in digestion due to enzyme, yung kanyang bromelain. Reduces inflammation sa mga may hika, mayaman to sa vitamin A at maganda po sa mata. And then, fruits and veggies with mangosteen. Ito po yung merong 22 na antioxidant fruits and vegetables na ang gold line. Meron po kasing naghahanap ng meron pa bang mas mabisa. Kaya lumabas pa yung mga gold line sa atin. Tatlo ang kanyang variant. Merong dalandan, merong guyabano. 3 times more potent than